didrain natin gamit yung plug ng soldering iron. So try natin. Ang kakalat kasi ng mga shop natin, mga pre. Kaya nung nanghalungkat ako kanina, nakita ko tong ano, board na ito. Naalala ko pa, mga 5 years na ata to naka-imbak. So ngayon lang natin nakita. Try natin tong paganahin, mga pre. Ito pong board na ito ay galing ko ito sa Sakura na amplifier. Noon ito pa ang pinakamalakas sa Sakura. EB735 yung model niya, kung pansin nyo. Kaya try natin itong pagganahin ulit, mga pre. So samahan nyo ako, try nyo tapusin itong video na to. Baka magkaroon din kayo ng kunting idea about nito. So samahan nyo ako, mga pre. Come on. Yo, what's up, mga pre? You're watching Juma's Way Tech TV. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider click mo yung red button sa baba to subscribe. Yun na nga, mga pre, hindi natin to mapapagana basta-basta kasi kung pansin nyo, marami pong mga parts sa kanya ay nawawala. Tulad itong ito dito, may dalawa kasi itong filter cap dito, meron din siyang ano, power output dito, wala din siyang heatsink, walang power output, may sunog pa siya dito. At saka pansin nyo, putol din yung naka-jumper na fuse. So malaki-laki rin ang gagastusin natin dito kung yung bibili natin. So ang gagawin natin, hanap muna tayo ng mga scrap. Kailangan natin ng transformer. Ang transformer ng ano, EB735, kung hindi ko nagkakamali, 45045EC yung output ng transformer. Mayroon nakalagay dito na value ng cap 80 volts, 10 KUF. Hanap muna ako ng mga ano, parts para masupplyan natin to. Saka na lang natin hanapin yung power output. Supply lang muna at saka filter capacitor, mga pre, para masupplyan natin tong board, main board nya. So hanap muna tayo. Kaya post ko muna tong video, mga pre. Babalik ako. Nakakahingal maghanap, mga pre. Buti na lang may hanap tayo sa scrapan. Ito. May kasama pang diode, mga pre, oh. Mga old type to na klase na diode, mga pre. Scrap na talaga, scrap. Pero mali tong ano, pag na excuse me. Mali po tong ano, yung nilagyan ng paglalagyan ng diode kasi mainit yung transformer kasi, mga pre, mainit to. Kailangan to ng ano, mas maganda may heatsink kayo. Pero ito may heatsink naman. Iwan ko lang kung bakit to dito nilagay. Medyo mabigat siya, kaso lang yung easy out niya 35 lang. 35 6 amperes. Pwede na to, mga pre, pwede na to. Hindi na lang natin to gagamitin tong diode na to, mga pre. May diode naman dito sa board.
kaso lang nawala yung isa, nagka-paralel. Napan lang natin. So, meron tayong nakitang isang 80 volts na 10 QF na scrap din, scrap. Kaso kulang ng isa. Maganda, meron po tayong available isa. Tamang-tama. May available tayo ng isa dito. 100 volts. 100 volts 10 QF. Pwede na to mga pro. So, wiring natin. Tara. Kung pansin nyo mga pre, ah, pasinsya na kayo kasi medyo maingay itong dito ngayon sa amin. At saka umulan-ulan pa, pumatak pa yung mga ulan. Medyo maingay talaga. At saka yung vlogging setup natin is pangmahirap lang talaga. Wala po tayong external mic. So, yun na nga. Pagpasinsyahan nyo na mga pre. Kaya tuloy muna natin. So, babalik ako mamaya kasi kulang pa yung ano eh, yung hanap natin. Kulang, wala po tayong plug, easy cord plug. At saka ano pa, yung mga wires, mga scrap na wires, kailangan natin dito. So, para sure natin na check natin tong ano, transformer. Baka may short to mga pre. Or baka may ground. Check natin sa buzzer. Check natin dito sa body. O dito. Okay naman. Wala namang problema. So, may nakalagay dito na itong isa 220 at yung gitna 110 at yung pangatlo is 0. Itong 0 mga pre, ito yung common. So, since 220 naman yung ano, kuryente natin, dito tayo ilagay yung isa. Hininang ko na yan. Lagay natin. Okay, ayaw i-vlog na ron. So na yun, tapos na. So ano, push muna natin to anong vlog natin ngayon mga pre kasi sobrang ingay talaga. So chichimpo na lang tayo mamaya pag ano, pag kumalma na yung ano, kapitbahay natin. Ayun, sa wakas mga pre, kumalma na yung mga kapitbahay natin. So makapagpatuloy na tayo sa ating ginagawa mga pre. So yun kanina yung last na tap na natin yung primary. So yan, nahinang na natin. Isolate muna natin yan para iwas discrash tayo. Isolate na lang natin ang masking tape mga pre. Ganyan. Yan. So dito yung secondary niya. Tatlo. 35-035. Hindi nga lang kita pero 35-035. Pero check natin sa ano, transformer, check natin, i-test natin. Ito bale, ito ang itong gitna, ito yung center tap, ito yung ground. At ipapakita natin mamaya. So, saksak muna natin tong transformer. Ito yung plug niya. Yung kinuha natin kanina galing sa scrap.
Yun. Wala namang kurente mga pre. So tingnan natin yung ano, yung tester natin. Mumurahin lang yung tester natin mga pre, pasensya na. 500 pesos lang yung bili ko nito. Kaway-kaway dyan sa mga technician na malulupit na mga gamit. Yung naka-plucks. So, sitayo sa easy. Since easy pa ang lumalabas dito. Kasi hindi pa dumaan ang diode, easy pa tayo. Since sit natin sa easy. Yan, easy. Oh, sira na siguro yata itong tester ko pre, oh. Okay, pero sige lang, okay lang yan. So, tingnan yung output niya kung totoong 35 ba. 38 ata. 38. Mm, 38 volts. Okay, 38 volts. Sa center tap at saka kabila. 38. Kabilan man. SIM pala. SIM lang. To dito. 38 plus 38 equals ano, ilan ba? 38 plus 38. 78. Ayun. Basta 'yon. Okay yung secondary ng ating transformer mga pre, hindi pala siya 35. Pero pag may load na to, babagsak naman yung boltahe niya. So hugutin muna natin yung transformer mga pre. So ano next tayo mga pre. Since ano nangailangan po kasi to ng yung amplifier natin, nangailangan siya na boltahe na DC siya. Siguro wala naman siguro ang amplifier na nangailangan ng ano nagsusupply ng AC. I don't know. Wala, hindi ako sure. Pero nangailangan siya ng DC supply. Direct current pa nga pre. So ano bang gagawin natin para magka-DC yung supply natin? Since AC naman dito ang lumalabas. So kailangan natin ng diode. Ito palang diode na to mga pre. Ito yung nakadikit dito. Kinuha lang natin. So wala naman akong ibang makalakal na diode. Ito na lang gagamitin natin. Karaniwang yung diode, meron yung ito old type to, kung sa pagkakaalam ko old type, maganda siguro to pag old type. So ang mga karaniwang diode meron dyan dito sa gilid na tagging yung saan natin itatap yung EC supply. So dito wala, so meron lang dito makalagay sa likod. Yan, yung negative sign, positive sign. So magkabilaan kasi yan. So meron namang nilagay dito na negative at positive. So ibig sabihin negative dito, ay nalaglag pa, umalpak pa tayo. Dito negative to, for sure ito yung positive. At saka ito yung dalawang to, ito yung AC natin. AC, take note, AC to. So hinangin lang natin mga pre. Hinangin lang muna natin. Easy. Medyo mahaba tong video natin mga pre ah. Parang live din to. Balak ko din sanang mag live ulit. Kaso lang busy pa tayo talaga mga pre. Kulang sa inyo mga pre oh, kung meron kayong available mask diyan. Hindi lang pang COVID, kundi lang ano, sa usok lang ano, usok ng panghinang natin. Nakakasama 'yan sa
kalusugan ng mga technician, mga pre. So, kung may mask kayo dyan, mag-mask kayo. Ako dito, wala po akong available mask, mga pre. Yun. Doon dito natin itatap yung EC natin. Itong EC. Yung center tap, mamaya na natin itatap. Kasi ito ay ground. So, kailangan natin ng wire, scrap din to. May wire tayo dito. Ito na lang kukunin natin. So, ang tanong natin mga pre, yun yung challenge natin na sana mapagana natin ulit yung ano amplifier na yun, matagal na yun. Dati kinakabit ko yun sa video key machine ko. Kaso lang nasusunog yung transformer niya. Sunog. Yun yun ng sakit ng ano, mga technician mga pre, nakakatamad mag-ayos pag pag sayo na sayo ang gamit. Pero po pag sa iba may bayad, kaya nga siguro may bayad kasi. Yun. Itong dalawang wire na ito mga pre, kita nyo ba? Doon natin itatap sa may diode na naka indicate na EC. Ay, alam nyo naman yung sign ng EC mga pre. Ano ba? Ganito yung sign ng EC. Yun, may ano, paganyan sa baba. Ganyan, EC yan. EC. Ayun mga pre. Natap na natin mga pre. So saksak natin ulit yung transformer natin at sukatan natin ng output ng positive negative ng bridge rectifier diode. Saksak natin ulit. Tingnan niyo ulit yung flux natin, flux. Ay hindi pala flux 'yan mga pre. So dito tayo sa dalawa magsukat. DC, sit natin muna sa DC. Ay, naka-sit na yan. 200, nasa 200 range. Yun lang kasi nga available. Yun. Wow. Putol yung number ng tester natin. Kawawa naman. Pero nasa 71.6. Napakaganda ang klaseng tester to mga pre, at may pailaw pa. Oh. Oh.
Tapos napuputol pa yung ano niya, reading. Yun, 71.6 volts. DC na yan, DC. So, ang tanong, pwede na ba ito pang supply ng ano, board natin? Hindi pa. Kailangan pa natin ng filter capacitor. Ano ang purpose nito? Alam naman natin, yung purpose ng ang trabaho ng isang capacitor is pag-iimbak na siya po ay nag-iimbak ng kuryente, parang transformer. Pero ilagay natin to para maging smooth yung DC natin. Okay, ang gagawin natin dito, dalawa lang yung gagamitin natin. Pwede na to. Sa mga original na mga Sakura, dalawa naman talaga yung ano, filter cap nila. So isi-series natin to. Itong nakaputi na strap dito, ang tawag ba? Oh. Ito yung negative. To. Siyempre, itong kabilang pa, positive. So, gagawin natin dyan, yung negative dito, i-series natin dito. Positive din dito, i-connect natin. Positive. Lagyan muna natin ng wire. Series lang natin to. Sinsya na po mga pre, ah, medyo mataas talaga itong video natin. Hindi ko masyadong kinakat kasi kailangan natin ng watch hour sa ating video. Kasi pasado na yung subscribers natin mga pre kasi 1,160 na tayo. Oh wow! Medyo lumaki na yung community natin. Kulang na lang natin ni YouTube is yung watch hour niya. Yung mga mabubuting puso dyan, gusto yung tumulong sa channel natin. Sana masabaan nyo pa yung panonood natin. Kasi marami pa tayong magagandang balak sa channel natin mga pre. Meron pa tayong magagandang gawin. Hindi lang sa pansarili natin, kundi para na lang sa ating mga kapwa. So yun, series na. So bali, ang mangyayari dyan, yung naka-series dyan, yun yung center tap natin. Dito, center tap ng transformer. Dito. Yan dito, yung gitna. Kaya nga center tap is gitna mga pre. So, dyan natin itatap at saka yung remaining, dito yung positive, ito yung positive natin galing sa diode. Siyempre yung kabila doon yun yung negative natin. So tap naman na tap natin. O unahin natin i-tap yung ano center tap. Intro. Yung mga shoutout mga pre,
ilagay ko na lang sa ano, panghuling part ng ating video, or pwede ko ring maisingit sa panggitna para naman hindi po kayo magtampo sa akin, yung marami na tayong kaibigan dito sa YouTube, mga pre. At kung taga sunod ka talaga sa channel natin, huwag nyo ring kalimutan na ano, i-support nyo na rin yung mga kaibigan natin, kasi mga technician. Napakahalaga ang mga malaking tulong yung mga technician sa bansa natin, mga pre. Kasi mas lalong yung mayaman yung ano ba yan, hindi dumikit. Mas lalong niyayaman yung mga insik, mga pre, pag wala tayong mga wala kaming mga technician. Kasi pag masira ang mga appliances nyo, hindi nyo na maisipang magpa-repair kasi wala nga technician. So wow, mas lalong mayaman. Kaso nga lang, hindi ako marunong maghinang na ngayon. Mumurahin lang din yung panghinang natin, mga pre. Yan, natap na natin yung ano, sinter. Yo, lagyan natin ng ano, tag, para kasi yung wire natin is magka-pare-pareho lang ang kulay para hindi tayo malito. Basta yung nakatip yung ground. At check natin to ulit kung alin ba dito yung positive, kasi baka mabaliktad natin, sumabog pa yung kapasitor natin. Ayan. Check natin sa analog, DC tayo, DC. Ayan. Tingnan nyo na lang yung tester, mga pre. Ibig sabihin, baliktad. Yon. So, ito yung positive natin, mga pre. Hugutin natin muna. Positive. Tap natin yung positive, mga pre. Yun, natap na natin, mga pre. So kailangan natin ng ibang wire para sa negative. So ayun, itatap natin yung negative, mga pre.
Ano, shout out nga pala kay ano, paring Wish Jujutik. Shout out sa iyo, pre. Mga ano, kaibigan, tunay na kaibigan natin 'yan. Shout out din kay Marco Francis, CB13 Mix Vlog. Shout out sa iyo, pre. Congrats sa iyong channel. Kay paring Idtik, shout out, pare. Mga successful YouTuber na to. Kay Bisik Bob, shout out sa iyo, paring Bisik Bob. Nards TV, shout out, paring Nards TV. Kay Dib Electronics Repair, shout out sa iyo, pre. Ba't di ka na nag-upload, pre? Parang tinamad ka na yata, pre, ha? Busy ka siguro, pre, busy. Jan Techno PH, shout out. Kay Bombastic Audio. Yes, ang init. Ang init, pre. Shout out nga pala sa nag-sponsor natin ng ano. Sa Bisaya, ang tawag na mo diri kay Sulot, man, eh, Sulot. Iwan ko lang kung ano. Shout out, shout out. Siya na sa susunod pag mag-sponsor ka nito, sabay mo na rin yung inumin. Manding pa tayo. So, ayun, shout out sa kapitbahay natin. Pero hindi libre yun, pre. Pinapautang lang niya. So, lagyan din natin to ng tagging, mga pre. Ito yung negative natin. So, hanap tayo ng bullpen. Lagyan natin na negative. Minus, minus sign. Yun. Dito sa kabila naman, ito yung positive natin. Dito na lang tayo magtatap. Saan ba ang ano? Ah, dito na lang, dito. Init talaga. Walang kato, pre, ha? Parang live din to. Shoutout din kay paring Makoy. Ingat dyan sa Saudi, pre. Ito yung positive natin, mga pre. Hindi na lang natin lagyan ng tape para basta itong wire na hindi walang tape. Ito yung positive at ito yung negative at ito yung ground. So saksak natin yung transformer at ititest natin ulit yung output ng smooth DC supply, yung pang pag supply natin sa board. So ayun, kumain muna ako at saka yun, test natin yung voltage na may filter cap na. So saksak muna natin. Thank you.
Yon, sigurado ako nakakarga na yan. Ingat kayo dyan sa mga ganyan. So, tingnan nyo lang yung plaques natin. Sana all my plaques. Sa positive. Ground to positive, mayroon po tayong 53.9 volts. At ground to negative, 54. So hindi balance yung ano voltahe niya, pero okay na yan. So i-drain na lang natin tong muna natin tong ano yung supply, kasi may pundo to na voltahe. Didrain natin gamit yung plug ng soldering iron. So try natin. Meron pa rin. Ang lakas ng kuryente, mga pre. Wala na. Ayun na mga pre, ito na yung pinakahintay natin. Ito yung tong board natin. Susupplyan na natin to ayon po sa ginawa nating supply. So ang tanong niyan, paano natin to supplyan? Saan natin makikita yung positive, negative at saka ground ng amplifier? Very simple lang mga pre. Dito tayo humanap or maghanap ng alin ba yung positive, negative dito sa filter cap. Although wala namang filter cap dito, pero itong sign na to, dalawang tong nakabilog, filter cap yan. Kaso lang siniseparate lang natin yung filter cap, hindi natin nilagay dito mga pre. So itong sign na to na puti na may pa linya-linya na ganyan, yan yung negative niya. Kung pansin nyo, naka-series din yan. Gaya ng ginawa natin kanina. Ayan yung center tap. Diyan natin ikabit yung center tap natin. At yung dito naman, yung positive. At dito naman, dito sa may, ano, yung negative. Dito natin ikabit. Pero, mas maganda, meron kasi siyang fuse dito. Di natin gagamitin na tong diode niya, mga pre, kay kulang siya ng isa. Meron naman tayong diode doon. So ang gagawin natin, idadaan pa rin natin mas maganda sa fuse. Kasi in case ug may problema pa dito sa board natin na hindi natin mahanap, yun yung fuse ang magbibigay protect natin. So jumperan lang natin, papadaan natin yan. So meron tayong ginawa dito sa likod, meron tayong kinat dyan kasi pupunta pa kasi yan sa diode. So since hindi naman natin gagamit yung diode, kinat na natin. Diniretso na lang natin sa positive negative supply. Dinaan lang natin, siniris lang natin yung fuse. So jajampiran muna natin yung fuse na yan, yung dalawa doon sa kabila mga pre. Yan. Ito lang jijumper natin, isang hibla ng wire. Yon. Malabuhok na wire. Jijumper natin diyan. Yan.
Shout out nga pala ulit sa ano, kapitbahay namin. Oh. Binigyan na tayo ng juice. Nakarinig siguro nung pinapa-shout out natin kahit hindi pa uploaded yung video. Narinig na niya. Ang sarap pala ng feelings mga pre pag mayroong sponsor. Hindi yun wine pre, juice yun juice. Yan. Uncut video to mga pre, uncut video. May mga blap natin dito. Hindi natin ikakat. Para makita nyo rin na hindi rin perfect yung mga technician. May mga time din na masasabugan din kami. Pero iba yung sabog. Mas malakas tong sa amin. So, ito yung negative. Yun yung fuse natin. Diyan natin itatap yung negative. Diyan, negative. Pinapadaan natin ng fuse siyempre. Positive natin dun sa kabila ang fuse. At yung synth tear tap, yun yung ground, hindi na lang natin lagyan ng fuse ang ground. At ang ground ng speaker mga pre, yun din yung ground natin, same lang yan itong center tap. Dito na lang sa likod natin ilagay. Dito na lang. Yun yung ground. Ano kaya mangyari dito? Pag sinasaksak natin. Hindi natin na gagamitan ng anong tinatawag kong lamp tester. Hindi na natin gagamitan. So parang may challenge, parang may kunting challenge. Alas 3 PM na mga pre. Kasi yung sounds ng kapitbahay namin ang lakas. Yun, meron akong nakitang dito na pyesa na sabog siya mga pre. At sabog din yung fuse, yung ginajampira natin. Ibig sabihin dyan may malaking problema tong board na to mga pre. Siguro ano, shorted yung mga power trans output nito. Papalitan na lang natin to kasi obvious naman na sira to. 2 in 5551. Ang tagal mag-focus. Basta 2 in 5551. Yun 2 in 5551. Palitan na lang muna natin yan bago natin isaksak. Ano ba to? Okay, yun na mga pre. Yun na ang pinakamagandang setup natin o ang gulo ng board. Ito naman yung tester natin. Tinagilid lang natin kasi hindi makita pag ano. So ano, isaksak na natin tong board at tapos tester natin kung okay ba yung biasing niya. Hanapin ko muna yung plug mga pre. Ayun, isaksak ko na mga pre ha. Hindi ko na papakita sa inyo yung paano pagsaksak ng outlet. Kasi alam ko naman na alam niyo yung paano pagsaksak nito mga pre. Oops, naisaksak ko na mga pre. At
Itong i-tester natin, analog. Nakasit yan sa ano. 10 EC tayo. Sa output tayo, diretso mo. Yung negative prod na kagraw na yan. Nagagraon. So yung positive natin, dyan tayo sa ano output. Bale, ito yung part nito, ito yung relay mga pre. Kita naman yung malaking linya dyan, yan yung left and right, yan. Channel, dun muna tayo sa ano. Dito muna tayo. Yun. Waka natin yung signal, baka may meron naman siya. Parang normal naman, 0-0 naman yung ano. Pag inawakan natin yung input, meron siyang tinatawag na signal output na frequency. Dito naman tayo sa kabila, mga pre. Kabila tayo. Same lang. Pareha lang siya mga pre oh. Parang successful tayo sa plano natin na buhayin natin to ulit mga pre. At lagyan po muna natin to ng power output mga pre para matis natin kahit ano 1 pair lang. Galing din sa ano scrap to, ito kunin natin tong driver niya kasi PNP at saka PNPN yung driver nito at saka yung output ng itong Sakura na to is PNP at saka NPN, so sakto-sakto siya, swak-swak siya. Lagyan muna natin to tapos itis natin kahit 8 ohms lang yung load natin mamaya. Okay mga pre, lagyan ko muna ng power output mga pre, dito ko na to ikakat. Okay, yun na mga pre, nalagyan na natin ang ano power output, 1 pair lang yung nilagay natin. Bale, ang titesting natin ngayon ay isang channel lang, so 8 ohms load natin ngayon, 300 watts. So ititesting natin. Dito tayo kukuha ng audio input. Saksak muna natin pala pre. Speaker natin. So ano, testing natin, try natin patugtugin mga pre. Okay, play na natin yung music mga pre. Okay.
isang channel lang ang demo natin ngayon mga pre, kasi kapos na tayo sa oras mga pre. Tapos okay na mga pre. So papatayin na natin to para matapos na tayo. Parang isang araw tayong nagano ah. Tingnan mo. Mga pre, salamat po sa pagtiyagang panonood. Kung umabot ka dito, marami pong salamat sa iyo. At saka abangan niyo yung next video natin. Pag-isipan pa natin mabuti kung anong video na susunod yung gagawin natin. So salamat mga pre. God bless.